Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat mga kalangga. I just want to take this opportunity para magpasalamat unang-una kay God na binigyan niya ako ng chance na mapasali sa YT World. Hindi ko ito magawa kung hindi sa tulong ninyo mga subscriber ko. Maraming salamat po sa inyo. Pero meron din talaga isang tao na dapat pasalamatan. Yung naging kaibigan ko, si Ana Rose Channel. Siya yung tumulong sa akin kung paano gawin yung pag-YouTube. At thankful ako sa kanya kasi ginaguide niya ako. Isipin nyo, within 2 months, naging monetized channel ako. Pero, after na na-monetize ako, hindi ko kaagad ito, kumbaga parang hindi ko kaagad siya nabigyan ng time kasi kailangan ko din talagang pagbigyan ng time yung trabaho ko. Kasi yung pag-YouTube ko talaga is, kumbaga parang sideline muna sa ngayon. Kasi hindi man din tayo habang buhay magtrabaho, diba? Tsaka, at least man din, makatulong din ako sa kapwa ko. Okay. Nandito ako ngayon para itutor ko kayo sa mundong kinagalawan ko. Kumbaga parang nasa 24/7. Baka napaisip kayo, paano naging 24/7? Ganito kasi yun. Sa pinagtatrabahuan ko, dito lang din kami nakatira sa likod ng building. So, ibig sabihin, from morning, dito ako sa loob ng tindahan, after uwian, sa likod lang din kami nakatira. Pero, thankful din kami sa boss namin kasi binigyan kami niya ng magandang tirahan, meron kaming wifi, meron kaming cable, kumbaga provided na po lahat. Sige, sisimulan na natin ang mundong ginagalawan ko. Punta muna, mauna tayo dito sa area ng appliances. Okay. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga paninda namin dito sa loob. Dito muna tayo sa appliances area. Okay? Ito po yung mga paninda namin. Hindi man siya as in mga branded masyado yung mga paninda namin dito. Pero, maka-assure din kami na may quality din yung paninda namin. Ito po yun, oh. Ito yun ang mga appliances namin na paninda. Tapos, ibali, ano ito eh, naka-pair category po yung paninda namin. Ito po yung mga stand fan, yung mga dust fan namin. Meron din kaming mga selling fan. Tapos, punta naman tayo dito sa sleeper area. Yung sleeper area namin, as in, doon banda. Makikita mo talaga na malaki masyado ang space na binigay ko sa sleeper area. Alam niyo ba kung bakit? Binigyan ko siya ng malaking area yung sleepers namin kasi mabenta man din siya. Kumbaga, kung saan tayo kikita ng medyo malaki, bibigyan natin ng area na malaki din, di ba? Ganun 'yon sa pagninegosyo. Kailangan natin humanap ng paraan kung paano natin i-push, i-boost yung mga paninda natin. Okay, dito naman po tayo sa shoes department. Pasok! Dito. Kung makikita ninyo, ito po yung aming mga panindang sapatos. Yan. Pili na po kayo. Baka may magustuhan kayo. Minsan nga parang matawa pa nga kami kasi sa ibang ano, napakamahal ng presyo. Tapos, kung tutuusin, kumbaga parang pareho-pareho lang man. Pero depende din kasi yan. Kaya, yung ibang mga negosyante,
ibang nagabalig, nagabenta ng mga paninda minsan, hindi sa pagmamayabang, dito sila kumukuha sa amin ng mga rubber shoes. Ito po yung school shoes namin, pero dahil sa pandemic na nangyari sa ating bansa, nagkaroon ng online class, yung shoes department namin ng mga sapatos, black shoes, hindi siya masyadong patok, kumbaga. Tapos, kaya nga nagbigay na lang kami ng 25% discount. Dito naman tayo sa mga shoes na pangbata. Ito po yun siya, oh. Shoes na pangbata. Okay, as you can see, guys, mga langga, yung display namin, dikit-dikit. Hindi katulad sa department store na meron talaga silang magandang lagayan. Eh, yung sa amin, kailangan namin i-maximize yung area para marami din kaming ma-display. At ito naman din yung black shoes na pambabae. Okay. Pupunta naman tayo doon sa doll shoes namin. Ito po yung mga doll shoes namin, oh. Mga sandals na pambabae. At ito naman din po yung mga pang-kids. Yung sa kids talaga, konti lang. Kasi hindi siya masyado ang sandals pang kids. Okay, sa mga kikay-kikay dyan. Oh, ito na po yung mga kikay-kikay namin na mga sandals. As you can see, mga langga, oh. Ganda talaga siya pag pang-party, di ba? Oh. Health to the max. Dito naman ang medyo pang simple-simple lang. Okay. Meron din kaming mga sandals na pang kumbaga parang may edad na, kumbaga. Charot. Meron din kami pang lalaki. Ayan. Yan po. Ito yung mga simpleng sandal lang. Pero, maganda din. Diba? Okay, dito naman tayo sa mga pang lalaki. Yan po sila. Meron din kaming mga chanelas na kumbaga maganda ang ano niya, quality niya. Yan po yung mga sample namin. Yan po sila, oh. Yan sila. Tapos pupunta po tayo doon sa right wings ng selling area namin. Ito po yung mga pangbata na mga rechargeable na medyo may kamahalan din. Pero pagdating sa mga bata, alam ko talaga, talo talaga ang mga nanay. Kaya walang magawa ang mga nanay pag dinala ang mga bata sa tindahan. Pero sa ngayon, hindi kami nagpapasok ng mga bata. Kasi bawal pa kasi as of now. Ito po yung section namin sa mga stuffed toys. Yung para sa mga dalagingging. Hindi lang mga dalagingging. Mga pampaganda ng buhok. Andyan po. Ito po yung mga wallets namin.
Ayan. Ito po yung mga shades. Shades namin. Ito po. Ito po yung mga cosmetics area. Yan. Ito naman po ang hardware namin. Sa ngayon kasi, naghanap ako ng space kung saan ko yan ipanglagay yung mga pipes na yan. Kasi medyo marami sila at kailangan ko talagang hanapan ng area para maganda din siya tingnan. Ito po yung hardware department. Ito po yun sila. Oh, meron din kaming mga helmets sa mga mahilig mga motorista dyan. Meron din kami. Yan po yung mga tools namin. At dito po tayo sa kabilang side. Ayan po. Yan po yun siya. At ito po yung para sa electrical supplies. Yan. Meron kaming mga saksakan. Ito po yun. At dito po na portion, nandito po yung mga ilaw namin. Ayan. Yan po yun, oh. At sa portion na ito, ito po yung mga tools na kakailanganin ng mga motorista. Ito po, mga padlocks, mga allen wrench. Meron din kaming pang welding machine. Ito po siya, oh. May portion din po kami dito na ito po, yan siyang ibang mga tools namin, oh. Ito po yun. Meron po kaming portion na kailangan namin lagyan ng harang. Ayan po. Kasi may mga item din kami na medyo mainit sa mata. Kaya ayan. Nilagyan namin ng harang. Kasi medyo mahal-mahal po ang presyo. Diba? Kasi hindi talaga natin maiwasan pagdating sa tindahan. Alam nyo ba kung ano yung unang makapag-paralyze sa negosyo? Losses po. Tsaka, kailangan din talaga nating bantayan pagdating sa presyo kung kumikita ba tayo. Hanggang dito na lang muna mga kalangga. Sa susunod na naman, itutor ko po kayo sa ibang part ng selling area namin. Maraming salamat. God bless us all.